Thank you.
kaibigan na nagmamahal sa atin, napakabuti mo ng Panginoon Diyos. Hindi mga kapatid, pagkalaliwan ng Lord yung mga pagkakalaliwan natin, hindi mo lang kaibigan. Patigyan pa rin niyo.
Glorious body. Amen? Apa tanda ketuhanan? May Diyos ka. May anak na binigay panimulo para sa iyo. 2,000 years ago, nagpangon sa krus. Pangatlo, katotohanan, may kamatayan. Pangapat, ang sino mang sumampalataya sa kanya, magkakaroon ng buhay. John 11:25-26, I am the resurrection and the life, that whoever believes in me, he will never die. Simula ng pag-asa community-based recovery at kung saan kasama po natin si Pastor Danilo Ortigo at kasama natin si Barry Delphi, isa po siya sa mga facilitator. Tunay na binago ng Diyos mga tao at nakaranas ng addiction, nabaspasok sa kutungan, pero mga kapatid, nabago ang buhay dahil po sa inisipin sa Diyos. But right now, dapat ma-realize natin yung pag-ibig ni Kristo na binigay sa atin, may nakalaan para sa kabutihan natin. Amen? John 3:16, for God so loved the world. Kahit 5 years old, alam to, kapatid. 5 years old, mas mahirap pa nga yung mat eh. Nandaling i-memorize ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, he will not perish, but he will have eternal life. Sa Tagalog, ano yung kapatid? Thank you. Sa Tagalog, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang utong na anak upang ang sino mang manalig sumapalataya ay hindi na mapahamak pagkos sa taro ng buhay. Amen. Amen. Sana maalala nyo yung sa po, ganun na lang kanila. Sabi ko doon, meron tayong higit na pag-asa. Yun ang ating Panginoon, si Jesus Cristo. Napapalayaan tayo. Ayan. Sa mga kapatid, nabanggit natin yung po sa Pasko. Gusto niyo ba na pumunta tayo sa akin noong unang Pasko? Sa Bible, meron pang ibang mga ordinary characters. Okay? So ito, patungkol doon sa Christmas to. Ang isa pang karakter na bubuksan natin, yung tatay ni John the Baptist. Sino ang pangalan nun? Zacharias. Tapos, isa pang ordinary, si Elizabeth. Lahat sila, puro mga pareho sila matanda na. Maraming salamat si Sinyari! Thank you, Lord! Pasali naman yung krus, talikta naman yung sarili, magkabuhayan ng kasalanan, sumunod sa kanya, manalig, kapatid, hindi sa kabutihan na paggawa tayo maligtas, sa biyaya, awa ng Diyos. Ginawa na ni Jesus yung kabutihan ng pag-aalan yung anong buhay, at kinakailangan mo na lang manalig sa pamagitan ng pananalig mo sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay mahabag sa iyo, at katulad ng lalaking kasama niya naman ay sa krus na nagsabi, Jesus, alalahanin mo ko. Isama mo ko sa iyong paraiso. Sino sa inyo na isama ng Panginoon sa paraiso? Kaso ka ba? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, LinkedIn, isasama kita sa aking paraiso. Balaman tayo, mga kapatid, tayo na iniwala yung bubuhayin mo rin ito. Dito sa lupa, dumadaan lamang tayo, bahay lamang mga kapatid. At nais ng Diyos, hindi ka lamang tagapaginig. Nais ng Diyos na gamitin ka niya. Mga kapatid, ang isa na namin. Panginoon, dalayan ko po mga kaluluwan ko. Diyos, patuloy mo silang pagpalain sa kanilang desisyon. Ang kanilang pong pag-alabi ng kanilang relasyon sa iyo sa pakikinig ng aming gawain dito sa pagpapasalita.
sila at pag-ibig ng salita ng Diyos. So yung kapuhiyan tulad yan. Sa ngalan ni Jesus. Thank you. Balik ka rin. Di ba gumapangit? Ano yung gumapo natin? Alam niyo ba na kahit tayo pangit? Sa tingin ng tao, tayo ay nilikha sa bangis ng Diyos. Ang pakatingnan ng Panginoon. Sa iba, parang wala kang kwenta kahit nalangin ka pang tago. May tago ka ni Kristo. Walang pangal mong Panginoon. May Kristo ka. Kaya kung magpamatay ka, titignan lang, alam niya, alam ng Ama kung sino yung may Kristo. Nasa loob ng puso, hindi nasa labas ng puso. Ha? Baka pag tinatago niyo si Kristo, ha? Pinapalayas. Hindi, alam ng Panginoon. Ang sino man may Kristo, ang kanyang pangalan, nakasulat mo, papasungin sa langit. Mga kapatid, paano po natin lalabanan ng tukso? Nasa sa akin. Ay dapat harapin natin ang isang decision. Bibigay ka ba? Papatayin ka ba? O gagawin mo itong isang pagsubok na dapat mong pagtagumpayan. Sabi diba, pag may problema, disaster. Pero diba, tingin nila sa problema, oportunidad. Sabi natin, oportunidad. Pagkakataon, nag-imiti natin yung narinig natin na aral natin sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa ano mong iyong kakainin, darating. O diba? Sabi sa Bible, no, hindi isin. Huwag ka mag... Awin na ko, ang taas mong kamay mo! Awin na ka, ka. Dalangin po namin ang pagpalain po, Diyos, ang aming pag-aaral, pakikinig sa salita ng Diyos. Ang sabi mo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ang pagkain espiritual, pagkain ng aming kaluluwa. Sabi po, Panginoon, na hindi malolobat, dahil ito ang aming kalakasan at kasiyahan. Panginoon, at kung kami nalolobat spiritually, we can always find hope, pag-asa, kalakasan sa iyo. Binibigyan po kami ng kapahingan, Lord. Ikaw po magiging na magturo. Tuluan niyo po kami na yung mga kaparaanan. Maganda yung kaparaanan ng kaisipan ay mas mataas sa aming kaisipan at kaparaanan. Salamat po na hindi po nais mapapahamak ang sino man, kahit isa man lang. Kahit ang isa na nagsisi, tumaligod sa kanyang kasalanan, nagsasaya ang anghel sa kalangitan. Panginoon, salamat po sa pagsulat po na yung pangalan sa bawat isang nanalig sa iyo. Diyos, kami mga nanalig sa iyo, bagamat kami mamamatay, bubuhayin mo muli at binigyan mo ng katawan, hindi na mapapahamak. Panginoon, salamat po. Pagpalain po kami ito, aming dalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Talapan po natin ang Panginoon. Problema.
Para mayunay ang ating sang. Ang kalawakan, hindi mo maunawahan. Ang mayunay lang, kung bakit ako, pinili mo.